Masikap na paggawa, isang recipe para mabawasan ang mga pesanin. Ika-22 ng Hunyo, inaakay ng Espiritu. Kaya, alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako ngay malakas. Ika-2 Kapitulo 12 Versikulo 10. Nagkaroon na ng labis na maraming pagtingin sa kanilang sariling mga pagsubok at kahirapan. Ngunit kung kinakalimutan nila ang kanilang sarili, at tumitingin sa pagdurusa ng iba, hindi na magkakaroon ng panahon na palakihin ang sarili nilang kalumbayan. Ang masikap na paggawa para sa Panginoon ay isang recipe para sa mga karamdaman ng pag-iisip, at pagagaanin ang ating mga pasanin ng matulunging kamay na bumubuhat sa mga pasanin na dinala ni Kristo para sa lahat ng kanyang angkan, at hindi sila magmumukhang karapat-dapat pang banggitin. Magbibigay ng malusog na pagkilos sa pag-iisip ang tunay at matapat na gawain sa pamamagitan ng pagbibigay ng malusog na pagkilos sa mga kalamnan. Pumapatay ang laging pagsasaisip ng mga masamang pangyayari at pasanin. Dapat tayong maging kontento na pasanin ang mga kahirapan ng pang-araw-araw na tungkulin, at ang malaking kabigatan ng mga pangangailangan sa kinabukasan, pabayaan niyo lang ang mga kaabalahang ito para sa panahon na kailangan natin silang gawin. Tinatawagan tayo ngayon na maturuan, upang ating magampanan ang gawaing itinalaga ng Diyos sa atin, at hindi nito dudurugin ang ating buhay. Ang pinakamapagpakumbaba ay maaaring magkaroon ng bahagi sa gawain, at makibahagi sa gantimpala kapag naganap na ang pagpuputong, at si Kristo, ang ating tagapamagitan at manunubos, ay naging hari ng kanyang mga tinubos na bayan. Kailangan na gawin natin ngayon ang lahat ng ating magagawa na makahanap ng pansariling pagtatalaga sa Diyos. Hindi higit na maraming malalakas na tao, hindi higit na maraming mas may talento, hindi higit na maraming may pinag-aralan, ang kinakailangan natin sa paghahayag ng katotohanan para sa panahong ito, kundi mga lalaking may kaalaman sa Diyos at kay Hesukristo, na kanyang isinugo. Gagawing handa ng pansariling kabanalan ang sinumang manggagawa, sapagkat inaangkin siya ng banal na Espiritu, at nagiging kapangyarihan ang katotohanan para sa panahong ito, dahil ang mga pang-araw-araw niyang kaisipan at ang lahat ng kanyang ginagawa ay tumatakbo sa mga linya ni Kristo. Nagkakaroon siya ng pananatili kay Kristo, at ang pinakamapagpakumbabang kaluluwa, na nakaugnay kay Hesukristo, ay isang kapangyarihan, at mananatili ang kanyang gawain. Naway tulungan tayo ng Panginoon na maunawaan ang kanyang banal na kalooban, at magawa ito ng buong puso, nang walang tinag, at magkakaroon ng kasiyahan sa Panginoon.